Hello, Kiko Squad. Kamusta kayong lahat dyan? Aray ko. Sobrang pagod ko. Grabe itong shift na to. Kahapon, nung nag-work ako ng 12-hour nights, hindi masyadong ganito kabisi, pero ngayon kabisi. Ano, ewan ko ba? Ay, gusto ko matulog, guys, pero hindi ako makatulog. Hindi pala ako pwede matulog kasi galing ako ng 12-hour shift, di ba? Sa ospital. So, kauwi ko lang ngayon. Ang oras ngayon is 8 o'clock ng morning. Pag matulog naman ako, hindi ako makatulog mamayang gabi. Pag kailangan ko makatulog mamayang gabi, kasi day shift ako kinabukasan. Ito yung mahirap yung magka-transition ka from days to nights to days. Eh, yung hirap pag shift work. Pero mas okay na rin yung shift work kasi at least kapag night shift kasi dito sa Canada, meron sila tinatawag na night shift differential. So, may dagdag ako sa mga nurses, sa mga healthcare aides, sa mga LPNs. I think, hindi lang ako sure sa ibang works hospital tulad ng mga pharmacy technician or lab technician kung meron din silang night shift differential. So, meron kasi sa Canada dito na kapag nag-work ka ng evening shift, that is from 3 to 11:30 p.m., meron kang $3 something per hour, dagdag yun sa sahod mo. Kapag night shift ka naman nag-work, that is from 12 midnight until 7 in the morning, $5 yung dagdag mo. So, okay na rin yung shift work. At least nakaka-push siya sa sahod. Kaso, nakapagod lang talaga. Tulad nga na sabi ko kanina, galing ako ng night shift na 12 hours. Tapos bukas, mag-work ako sa isa pang unit na pinagtrabuhan kong casual ako. 8 hours lang yung na day shift. So, sana i-push pa ng buhay natin to, no, mga boys? Mga guys. Oh my God, nabubulol na ako sa sobrang pagod. Anyway, so, guys, welcome to Kegel TV. It's me again, Ryan. It's not a sit-down video. Nilagay ko lang tong camera dito sa may ledge ng window para steady siya. Today's video, it's gonna be another vlog. Isa na naman pong makabuluhang vlog na mga best. Sana maging exciting naman tong vlog para naman mag-subscribe kayo. Kasi kapag hindi exciting, nga ang subscriptions natin mga best. But anyway, so, ang ginaw best. As in, sobrang ginaw. Tapos, gusto ko sana umalis para magising ako kasi bawal ako matulog. Bawal matulog kasi day shift nga ako bukas, diba? So, yun nga. So, tama na yung pa-explain. Alam nyo, kahapon, pwede ko nga to, para hindi naman kayo mapush. So, kahapon, nag-weigh ako ng sarili ko sa weighing scale. Malamang, weighing scale, ano pa bang mapang-weigh dito? Nag-weigh ako sa sarili ko, tapos 144, guys. So, biruin nyo, nung dumating ako ng Canada 10 years ago, nasa 118 lang ako. Tapos nung nasa Dubai ako, nasa mga 115 nga lang ako, 110. Pero sobrang tinaba ko dito kasi nag-school ako, diba? So ayoko namang mag-diet habang nasa school kasi kailangan ko ng push para sa utak ko. Parang pangit ng lighting. Dito nga kaya. So ayun o guys, so, grabe yung katabaan ko. As in double chin na siya. Baka maparisok sa mga patid ko. Charot. Charot lang. Kung nanonood kayo, charot lang to. Ayan o. Grabe. So, ayun nga, another vlog to. So, kauwi ko lang. Pero tulit. Ano bang gagawin natin ngayon? So, guys, ito yung itsura niya. Taas ko lang itong blinds ulit. Grabe. Eksagerado yung snow ng kapitbahay, oh. Tapos ito yung snow sa amin. Ayan. I'm so happy talaga na nagpagawa ako ng garage. Itong buong linya na yan ng kapitbahay namin, hindi sila nagpagawa ng garage, pero meron silang deck. Kaso naman guys, be practical naman kasi yung deck naman, no? Parang 9 months ang snow dito. Ani mo naman yung deck. So, ang ginawa namin, ganyan lang, siya muna, paleta. Kami lang yung may paleta dito sa may ano namin, sa may community namin. Tapos wala pa siyang araw. Tapos nung nag-drive ako pa uwi, -8. Pero wala pang windshield yun ah. Ayan, ang itsura ng Canada ngayon. Ma! Oh. Anong lulutuin mo? Wala na. Ha? Wala ko lulutuin. Bakit malungkot ka? Kasi sinupak ni Daddy. Oo, ganyan si Daddy.
Dahil, ma, ikwento mo sa kanila. Ikwento mo, dali. Dali! Ma! Diba, natutulog ako, lagi ako nakatalokbong dahil giniginaw nga ako. Nagtanggal ako ng talokbong. Pagbukas ko ng pinto, sinapak ako. Pak, dinapahiga ngayon ako sa may tabi ng pinto. Oh. Tapos sinipa pa niya ako. Pagsipa niya, hinablot ko siya ngayon. Si mama pala nahablot ko. Sabi ko, nakagante ko sa'yo. Yung pala si mama. Buti, hindi ko na... Ay, masapakin mo siya. Kung napaupo ako, si mama bubuhati ko yan, iyahagis ko eh. Kaso talagang mabigat. Matagal ang binabalak ni daddy. Kaso mabigat na yan si mama mo. Hindi ko na kaya. Mabigat si mama. Oo. Mas mabigat sa'yo si mama daddy. Ito naman ang katawan yan. Oo, ganyan-ganyan lang. Sige-sige ang katawan yan. Daddy, huwag kang magkamali. Ma, damihan mo na yung boiled egg natin. Nadamihan ko na. Gusto mo? Oo, kasi diet ako eh. Bakit ka ba ganyan? Lagi? Alam mo namang diet ako, di ba? Ano ito yung oats? Diet ako eh. Nag-weigh ako nung kahapon sa ospital. 144 pounds. Oh. Dahil sa school, nag-school ako, di ba? Bawal akong magpapayat. Pwede ba, Ryan? Tumigil-tigil ka na dyan ang kagadaan. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Hindi ako naniniwala sa mga diet. Madami man itlog, ma. Pakita mo sa kanila kung gaano kadaming itlog natin sa ref. Grabe. Oh. Yan na lang natira? Meron. Oh my God. Yung isang ganun, yung isang karton, ilang pieces yun, ma? Yung mga 60. 60? Mga 60. Dalawa kasi yun eh. 60 pala yan. 30-30. Ah, dalawa kasi. Dalawa. 60 eggs. Ayun na nakalagay. 60. 60 eggs? Tapos ito pa. Dalawang ganito. Yun yata. Mahilig kami sa eggs. Nangyayang kami extra large ng 50. Costco yan eh. Yes, pag napupunta talaga dahil. Ito sa Costco? Sa co-op yan eh. Costco lahat yan. Costco lahat yan. Ito? Oo, lalagyan lang ang hindi. Oh. Ah. Sinasaring ko diba, inaalis ko dyan sa malaki. Inaalin lang. Ilan ang gusto mo? Ako? Gamay mo ng lima, ma. Hindi kasi kaya ako naglaboboil ng egg. Bakit? Iyan ako sa... Palabo? Maganda yung egg na... Palabo ka? Ubusin ko na to. Patingin nga. Magpapalabo ka, ma? Ano ba to? Yung giniling ko. Giniling? Matagal na to, ma. Parang ayun na may ano-ano na, anay-anay. Tumigil ka, galing sa freezer to. Yung bintangan mo, galing sa freezer. Ma, high blood kaya na masasabihin nila. 2-4-6. Hindi ako high blood. Low blood na nga ako eh. Yan na talaga po si mama. Oo? Oo. Oo, lalo na pag... Kung kay daddy. Yung dalaga yan, silent. O paano? Ang ayaw ko lang sa kanya ng dalaga siya, magsasalita ang mga kanto. Ay? Ma? Uupa ka po yun eh. Si mama na bago. Pakita mo dali, saktan mo ma! Pakikita ko ma, talaga. Paano ba sabihin niya, yun eh, susuntungin ko yun. Hindi, uupak sa kanya. Pakita mo dali, kung paano mo saktan mo, masaktan mo! Wala naman kasakit-sakit. Oo nga eh. Ganyan si mama. Ayan, ganyan lang siya. Ano, maalis tayo? Sige. Naku, tuwan-tuwan, ma'am. Sabay na pa-stop, oh. Walang sige, ano. Gusto ko yan. Ano kagad mo? Hindi pa natapos na sign mo. Sagot kagad, sige. Ito nga, no, mga kaibigan, ka-berks, ka-puso, ka-pamilya. Ang sabi ko kanina, hindi ako matutulog. Pero hindi na kaya ng katawang lupa ko. Ayan o. Tulog mo na kaya ako. Tingin nyo. Tunantok ako eh. Siguro naman tulog muna ako. Nakapambahay na rin naman ako. Ay. Ayusin ko lang itong gamit ko. Ayan. Itong heat pack. Ginagamit ko siya kasi kapag masakit yung likod ko tsaka yung ulo. Ayan kapag may migraine ako, medyo masakit dito banda. So ginagamit ko to para mag-loosen yung mga muscle. Para push, di ba? Kasi ito, inamin ko itong amitriptyline. Ito para sa migraine ko to. Kailangan ko ito i-take. Ito na yung pinaka-maintenance dose ko. Tinaasan nila from 30 milligrams, ngayon 50 milligrams na ako. Kasi ito, taligyan ko lang ng mga... Pag dito, ng camera, lagay lang natin dyan. Alam niyo ba guys, hanggang ngayon wala pa akong camera case, oh. Kaya kung gusto niyo mag-sponsor ng camera case, let me know. I'm open. And, as i-charge lang natin itong iWatch. Yan, i-charge lang natin itong iWatch.
Grabe, lumang-luma na rin tong iWatch. Okay. Sina-charge. Charging na ba? Yan. Charging na yan. Basta ganyan. Tapos, saksak lang natin ito, mga besh. Yan, ilaw. Patayin natin itong inaka-ilaw dito sa taas. May aksayado. So guys, ito ginagamit ko, ilaw, pag ako matulog. Actually, umaga na. Ayun, umaga na siya. So, ginagawa ko, ito. Wala pa kasi ako nabibili yung para sa mata. Yung parang, alam niyo sa mga airplane, yung binibigyan ka ng free para sa mata, para takpa, para makatulog ko. Wala pa akong gano'n. So, ang ginagawa ko dito, ginaganyan ko siya binababa. Ganyan. Ganyan ako matulog. Parang tanga lang, di ba? Kasi ba, actually, may nakatakas ako ng parang gano'n sa mata. Kaso, best, $12. Earning ko yun, di ba? So, wag na. Kung gano'n kamahal. So, na gamitin ko. So, yun muna ako nagamot. So, guys, yun muna ako nagamot, ha? Push natin to. Napaka-orange ko naman sa ilaw na yan. Pagtsagaan nyo na, besh. Ito pala yung pretzel. Ito yung binaon ko kahapon sa work. Na-survive ko yung 12 hours na ito yung kinakain. Actually, masarap siya. Dito ako nag-breakfast ngayon. Tapos meron siyang salt. Ano siyang mukbang? Ano siyang mukbang channel, di ba? Nom. Sarap? Magdang. Salamat ko ng laptop ko. Masa nabili ko ito 2 years ago pa. Kasi yung problema guys, yung ilalim niya may case pa din. Pero yung ibabaw niya, natanggal na. Ito yung ibabaw niya. Hindi na siya dimedicate kasi sira-sira na rin siya. So, bumili ako online sa Amazon, eh, since hindi ako member ng Amazon, si Brian na pinabili ko, tapos binayaran ko na lang si Brian. $22 kasama na yung sa keyboard na cover, pati yung case. So, hopefully dumating siya, tapos pakita ko sa inyo mag-unboxing tayo para push! So, ito yung charger niya, charge ko siya. So, ito yung pampantok ko, nanonood lang ako ng mga vlogs ng ibang mga vlogger. Tapos, yun na. Muna tayo ng gamot. Yeah. 1 eternity later. Oh my god. Okay ba? Ito yung sinasabi ko, no? Nakatulog na naman ako ng bongga. 5 hours din yung nap ko. And so, kailangan ko nang gumising. Kasi kung hindi, wala na ako itutulog mamaya. So guys, nag-check lang ako ng flyers ng Canadian Superstore. Bibili kasi kami mamaya eh. So ganito yung mga presyo nila dito sa Canada. Tapos naka-sale siya. Kapag nasa flyer siya, naka-sale siya. So kailangan ko kasi bumili ng body wash din. Ito first yung magugustuhan nila mamaya. Tapos ito kailangan kong bumili itong romaine lettuce. $4.98 na lang siya. So, apat na piraso yata yun ng romaine lettuce. Nabuo. Tapos, balak ko talaga sana bumili ng salad. So, bibili ako ng salad siguro mamaya. Pero hindi ko alam kung itong malaking bibilin ko. Yung maliliit lang na good for one meal. Isang kainan. So, ganyan na itsura dito sa Canada. Meron silang mga flyers online. Minsan nagde-deliver din sila ng flyers sa bahay. Ito mura na rin ito, oh. $5.96. Kasi, ano na? Oh, shampoo or conditioner. Akala ko pareho. Minsan nagsasell sila for same price. Dalawa na. So, siguro bibili kami ng ito, ng sabon. Olay. Body wash. So, yan. Yan yung
mga sale nila. So, tapos ko lang maligo, tapos pupunta kami nila mami daddy sa may grocery. Check natin kung ano mo pa may papamili namin. Pero I know I need some body wash. Kailangan ko rin ng conditioner para sa buhok. Tapos saka ng boyfriend para sa work. Ayun, nalagyan na tayo. Oh yeah, diba? Pack na. Ayun na ba? Mas wala pong kapambahay lang ako. Balo ko sana maglagay ng gel product. Itong ginagamit ko tuwing umaga ngayon. Actually, nag-start lang ako nito 1 week ago nung pinag-nagpag-upit ako. Kasi ito yung recommend ng barbero ko. Pero since sa mag-grocery lang naman kami at saka after na matutulog na ako, so hindi na ako maglalagay ng kahit anong hair product. Ayan, okay na ba yan? Tapos talagyan ko na siya ng tuk para bongga na. Diba? So, puntahan na si mami at daddy. Ito na yung tuk ko. Yeah, so, tingnan natin itong tuk. And then, 1, 2, and 3. So, sa mga hindi nakakalambad, ako lagi nakatok kasi napakalamig sa Canada. Manipis lang to actually. Pero, it protects my head. Kasi, kapag medyo malamig sa labas, nagkaka-migraine ako lalo na kapag may wind. Pero maganda na rin to para kapag alam mo yun, hindi ka naligo, kung ayaw mo maglagay ng hair products, at least natatago yung hair mo. So, punta natin sa mami natin sa papa, at last pumunta na tayo ng Superstore bago tayo gabihin. Ayan. Yung. Ito, binigay ni Brian nung Christmas. Yung baka. Yung mushroom. Mushroom? Ito sinasabi ko kanina sa vlog. Beef na may yung mushroom. Ayan, yummers. Ay, Claude, ano, meron ba yan for you? Every Friday, yeah. Meron pala kayong, ano? Every Friday. Okay. Ay, nag-exercise ako. Yun ang pinaka-exercise. Kaya ba laso pa ng toothbrush? Ano pinamasak na kulay dito ba? Saka, tapos pa rin. Ano? Red sa akin. Nasa ang gusto ko, Kev. Ang cherry? Cherry. Basta ako gusto ko sila lahat. Gusto ko itong mag-garip kong candy kaya nagpapabili ako ulit sa Brian. Mahal-mahal niya sa Purdue's Fair? Sa? Purdue's. Eh di pipiti eh. Magkano lang naman ito eh. Oh, mahal na. Sure naman. Imagine. Ay! Ah! Sige, mag-snow. Wow. Wala? Wala. Wala tayong malis. Huwag na nga. Huwag na nga tayong ditibuloy. Mama, gano'n yung galit na. Sarap. Papapiwan ko ito eh. Kasi siya ito sa pag-alaba. Hmm. Ang ulan lang yan. Ang bala. Parang nag-snow, oh. Halika na. Ang bala. Grabe. Ito guys, since may snow, magdadala ako ng gloves. Kasi linisin ko yung kotse mamaya kapag maraming snow na. Tapos itong booster. Motomaster roadside safety kit. Just in case may stuck tayo, daddy, alam mo paano mag-boost. Yan. Ano ma, magbo-boots ka nga. Ayan ang boots ni mami. Natural. Ito ang outfit namin. Talaga magbo-boots ako kasi... Magpatol lang ako na panibagong ganito. Ma, ano na ganyan matatay ka? Hindi, magmumumog ako kasi kumain ako ng candy. Oo. Pakita mo sa kanila paano magmumog ng tama. Ano ko pa na ma? Pati babumog. Yung bablab mo. Ba't akong bagong... O sige ba, naligo ka. Alam mo naman, once a year ako naririto. Ano ka ba? Mas nga nga! Iipak! O, balit! Turo mo sa akin paano umihi. Ano ka ba? Ma! Ilang panak mo ganito? Inaabang ka nila sa vlog! Tumigil ka! Pakita mo! Makakaluha ka to si mami. Hindi na ako magdadala ng camera sa pag-vlog sa may grocery store. Gamitin ko na lang yung iPhone ko para hindi siya masyadong agaw pansin. Tapos try namin i-haul yung pinamili namin mamaya, ha? So, bye-bye muna!